Hello po. Hello everyone. Good evening here in the USA, Minnesota. It's 9:30 in the evening here and good morning Philippines. Maraming salamat po sa mga nag-join at sa mga nag-antay ng medyo matagal. Salamat po for joining. Naantay lang natin si vlogcaster no na mag-join us. So, sandali lang po. Salamat, Filipina Escala. Thank you. Can you guys hear me? Am I okay sa inyong, sa end nyo? Salamat. Magbasa muna tayo ng mga comments habang nag-aantay tayo kay, ano, no, kay Sir Arman. Sabi ni Filipina Escala, wow, very beautiful ang sister natin. Thank you. Thank you, Filipina. Juliet ni Brian, handpick waving. Hello po, Juliet. Thank you for being here. Ed Erastin, hello Arlene. Hello din sa'yo, Ed. Thank you. Single ako, kaya kinag-aagawan ako. Hello, ate. thank you. Hello, ate Arlene. From Facebook yan. Thank you, thank you. All eyes on you. Yay! Salamat, all eyes. Rose Edmond, good evening po. May echo po kayo. Okay, may echo daw ako. Thank you. All right. All eyes on you. We've been waiting for you since kanina pa. Kaya nga, nakakahiya. But thank you for waiting. Naantay lang natin si Sir Arman, no? Message ko muna si Sir Arman, ha? Sandali. Sandali. Sir, online tayo. All right, Ricardo. Oh, good morning, Miss Arlene Rock. Mabuhay ka. God bless. Salamat, salamat, Ricardo. Mary Ann Yolanda Hernandez. Hernandez. Good evening there and good morning here. Good morning sa inyo dyan sa Pilipinas. Erwin Valera. Good AM on watching from Ormoc City. Ay, pumupunta kami dyan sa Ormoc. Merong ano dyan dati si, ano, si Mang Canor. Tawag nito yung kanyang satellite. diyan kami naghahapting kapag nagbabaylan kami papuntang Maynila. Noong tayo ay bata pang tinatraffic mula Mindanao hanggang Maynila. Sana okay na yung Ormoc. Laging binabagyo kayo dyan. But hopefully na yung bagyo ay lalagpasan na yung Pilipinas na ngayon ay wanted na si Mang Canor. Siya yata yung dahilan ng mga bagyo dyan eh. Ng mga sakuna. Sunny Bla, good morning po. Good morning din sa'yo, Sunny. Ed Erastin, loud and clear. Thank you. Marilyn Romo, my echo. Okay, I think I already fixed the echo. Salamat. Emma Spot, good morning, ma'am. Good morning din sa'yo, Labuyo TV Vlog. Good morning, ma'am Arlene, watching from Barcelona, Spain. Salamat po sa mga taga-Barcelona. Ang layo na nang narating natin. Panaginip ko yung Barcelona someday. No, sana makarating tayo dyan. Good AM, Miss Arlene. Sabi ni Rolando Galaran. Thank you, Rolando. The Konyang Challenge. Hello po, ma'am. Watching from HK. Sana, ma'am. 2G kayo magsawa, mag-help sa mga abuso po ni Mang Canor. No, parang naano ko na yan, parang I think God created me to, you know, to help people. Kasi hindi tayo mapalagay kapag hindi tayo nakatulong sa may nangangailangan. Lalong-lalo na yung mga kasamahan ko dati kasi parang pamilya ko na rin sila, no? Doon tayo, matagal tayo doon at marami tayong mga kasama doon, naaawa ako sa kanila. Yung iba na talagang hindi pa nakapag-umpisa sa kanilang buhay, no? At least tayo nakabawi, pero yung iba nag-i-struggle pa. Kaya tayo nandito para
magtulungan, no? Tulungan sila, tulungan yung nangangailangan ng tulong kahit yung mga bulag pa hanggang ngayon, no, na ako ay umaasa na balang araw magigising din sila, no? Magigising sila sa katotohanan at sana meron pang time na maka-risk back ba, no, sa kanilang sitwasyon. But everything is on God's hand, no? Ang pwede lang nating gawin, kung ano lang yung magagawa natin, but God will do the rest, no? Yun naman ang sabi niya. So hayaan na lang natin yung si God na yung mag-magnify sa mga effort natin. But at the same time, magpapasalamat ako dahil nandito po kayo, kasama ko po kayo, no, na lumalaban dito. At lalong-lalo na sa ating mga YouTuber, katulad ni Sir Arman, na lumalaban kasama natin, na tumatayo sa katotohanan. Sa version ng katotohanan natin, si Pacquiao meron siyang katotohanan version eh. Yung version niyang katotohanan na ano naman, kung sa Bisaya palibat naman. So, pero yung version natin, iba sa version niya. Kaya kung ano yung version ng ating katotohanan, dapat nating panindigan. And I'm glad kasi ngayon, hindi na ako nag-iisa. Marami na tayo, no, na lumalaban. At ngayon, nakikita na natin yung liwanag. Kasi noon, napakadilim talaga ng labanan. Imagine ang laki-laki kaya ni Pacquiao. No? Very powerful man. Tapos, sino lang ba tayo? Hello, Sir Arman. Hi there, Arlene. Good morning po. Sorry ah, medyo na-late na naman tayo. Sabi siguro ni Arlene, ano ba ito mga kababayan ko? Filipino time. It's okay, Sir. Nalilate din ako. Okay, oo. Kaya lang, sa atin, no? Good morning nga pala, Sir. Diyan sa inyo. Ano, ano? At salamat. Salamat again at tayo ay pinag-unlakan uli ninyo na makasama sa live na ito. So honored, ang daming kahit ako dapat guest mo, pero ako magtatanong sa iyo kasi lahat ng tao are asking the same question tulad yung tinanong mo sa title, ha? Nasaan si Kibuloy? Kaya nga, Sir, yan ang pag-uusapan natin, Sir, nasaan si Kibuloy. Meron akong natanggap na article galing dito sa Inquirer. No, gusto kong i-share ito kasi sila din nagtatanong, nasaan ba si Kibuloy? At ang ganda ng ano nila, ng kanilang article na ito kasi merong bisection, no? Gusto kong i-share ito. At para mapag-usapan natin. Pero before that, Sir, siguro pwede niyong i-welcome yung ating mga guests at batiin po sila. Of course naman. Di ko ata nagawa yan last time eh. Kasi nakuan tayo. Nalito lang tayo. Okay. Thank you very much to all subscribers. And alam mo, Arlene, tayo, kahit hindi subscriber natin, nakikita mo, millions of views, pero hindi lahat nagsasubscribe. Kasi meron naman, hindi nag-agree sa atin. Tuloy-tuloy pa rin sila nanonood sa atin. So lahat ng mga viewers ng New Beginnings, Arlene Rax, at good morning to you all kung dito tayo kayo sa Pilipinas, or good noon, good afternoon, good evening everywhere. Ako pala si vlogcaster Arman Dean, na meron rin ako sariling channel ko na vlogcaster Arman din. Philippine-based ako, a former investigative journalist and a former public relations executive na ngayon I'm into business, I'm into the commercial development business. Nagpaparenta kami ng mga, nagtatayo kami at nagpaparenta ng mga buildings, pero commercial buildings, pero nagba-vlog rin tayo. Like Arlene, meron siya advocacy to help the victims of Pastor Apollo Kibuloy, give them justice. Ilan na ba, Arlene, nabibilang mo? Hundreds? Thousands? Thousands? Marami na sila, Sir. Siguro ano na, thousands, maraming na sila po. Oo, ang dami, no?
yung directly and indirectly yung sinasabi mo na ginagatasan, biro mo ginagatasan ni Kibuloy. So, andito kami, wala kaming agenda dito except to get justice, ganun rin si Vat. Ang short name ng channel ko, Vat. Vat tayo sa mga magnanakaw, Vat tayo sa mga corrupt, Vat tayo sa mga rapists. So, join me in my advocacy rin. You can check the Vlogcaster Armandin channel or VAD lang, V as in victory, VAD, and then subscribe to my channel. Dumami nga, Arlene, nung nagkuan tayo, nag-collab tayo, dumami pareho yung mga subscribers natin. Nagka 138,000 tuloy ako. Kaya nga, sir, pasalamat tayo sa ating mga subscribers dahil sinishare nila yung videos natin. At saka, marami pong natuwa nung ano natin, nung nakaraang live natin, no? Kasi maraming bagay na na-discuss natin doon na usually hindi na pag-uusapan ng regular na segment ng vlog. Pero it's because na, you know, nagtatanong ko kayo, nasasagot ko yung tanong nyo na hindi ko naman maisip, hindi ko naiisip yun na i-discuss. Pero because you are parang ordinary knowledge mo lang yun, parang wala lang yung sayo, pero sa amin, mahalaga talaga yun. Opo, kaya marami pong salamat, sir. At sa mga viewers natin, salamat po sa pagtangkilik ninyo sa channel namin ni Sir Arman, vlogcaster, at sa New Beginning. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel para updated po tayo sa mga nangyayari, no? Katulad ni Sir Arman, meron din po akong tawag nito yung cause na pinaglalaban na kung saan mabigyan po ng justice yung mga victims ni Kibuloy at yung mga members pa ni Kibuloy, mga workers, dalangin ko na yung mga isipan po nila ay mabuksan, no? Makita po nila ang totoong mga nangyayari na walang tapal kasi as of now, yung iba sa kanila, yung mga minds nila ay clouded pa rin kasi wala pa rin silang ibang pinapakinggan kundi si Kibuloy. Kasi doon po, sa loob ni Kibuloy, bawal po silang manood ng TV, bawal po silang manood ng news. Oo. So yung ano po, pinapakinggan lang nila, yung mga preaching ni Kibuloy 24 hours. I mean, paano yung social media, yung mga YouTube, mga kwan? Bawal po sila, sir, manood ng YouTube. Bawal. May ilan lang po na pwede. Yun pong tinatawag nila na mapagkatiwalaan iilang mga workers. Pero yung hindi po pangkalahatan, pili lang po. So marami talaga ang hindi nakakaalam kung ano ang mga nangyayari. Kaya sabi nila, gawa-gawa lang din lahat. Shocking yan, Arlene, ha? Meron pala, pinag-uusapan natin yung ganyan, yung pinagbabawalan social media sa Iran, sa China, sa Russia, Korea. Yung mga, meron sila Korea, sa North Korea, meron North sila sariling Korea. Social media nila, pero yung social media ng buong mundo, bawal. So ganun, nangyayari pala yan sa Pilipinas ngayon. Yes, ganun, sir. Ganun po. Matagal na pong ganyan dyan sa loob shocking. ng compound ni Kibuloy. Parang ano nga, North Korea talaga yung style dyan. Bawal manood ng news. No, yung pinapakinggan nila si Kibuloy at saka yung SMNI lang, 24 hours yan. Kaya maintindihan po natin kung ano yung line of thoughts ng mga nandoon pa, yung mga workers ni Kibuloy. No, very limited talaga yung information na nakikita nila. Yeah, it's sad. Grabe. Kaya pala, Arlene, di ba, parati, you are always vlogging na pinapahiwalay nila yung pamilya kasi takot nila yung pamilya, sasabihin sa kanila yung totoo at baka mauntog sila. Kasi ngayon, parang naka-helmet sila eh. Opo, sir. Tsaka, yung family unit kasi, sir, is very, tawag nito, sacred. At very, tawag nito, strong. Kung hindi po bubuwagin niya ni Kibuloy, hindi po siya makapag-penetrate
sa bawat isa. Kaya kailangan niyang tumbahin yung foundation. Kasi family is a strong foundation ng bawat isa eh. No? Katulad ko, yung strong foundation ko, yung family ko. Kung bubuwagin yan, parang mawala na ako sa ano, sa aking mundo. Tapos yan na, papasok na yung mga manipulation ni Kibuloy, yung kanyang mga mind conditioning na ginagawa niya. At hindi natin namamalayan kasi alam niya kung paano i-apply, no, kung anong klaseng dosage yung i-apply sa mga ganyang pangyayari. Kaya hindi natin namamalayan na tayo ay na-brainwash na pala, no, masyado na tayong na nakapasok sa lungga ni Kibuloy. At ang hirap talagang makawala doon, grabe, ang hirap makawala kapag tayo ay nakapasok na. Parang napapanood ko rin yung mga vlogs mo, parang combination, no, yung pananakot pagkatapos reward. For example, yung mga nire-rate niya, bibigyan ng bahay, ganon, or bibigyan ng scholarship. Oo, or yung sir, asaway, torture. Magaling po si Kibuloy mag tawag nito, yung i-intimidate niya yung bawat isa sa amin. Yung lalagyan talaga niya ng takot yung aming mga puso. Sasabihin niya na kami ay maiinterno. Pag kami ay magtanong man lang, no, meron na kaming serpent seed. Ang serpent seed po, ibig sabihin, yung espiritu na minana daw natin galing kay Adan at kay Eva. At kasi si Adan at si Eva, yung nagbiktima sa kanila, yung serpent daw eh. So, pag nagtanong lang kami, ha, meron na kaming serpent seed, kaya bawal talagang magtanong doon. Lalong-lalo na, ang bawal. Yan ng Mark ni Cain, no? Parang Mark ni Cain. Pero meron pa ata sinusuot na damit na serpent seed ka, di ba? Yes, meron, sir. Kawawa. Hindi ka kausapin ng lahat? Oo. Kapag sinuway niyo po ang utos ni Kibuloy, nako, papadala na sa tamayong yung mga babae, kinakalbo yan. Lalong-lalo na yung mga pastoral, no? Kapag nahuli sila na may kausap na lalaki or may ka-text, papadala na yan sa tamayong. O kaya, pag ayaw nila na, you know, ayaw nilang ialay yung kanilang mga sarili sa savior, ay papadala na sila sa tamayong. Pagdating doon, papasuot na sila ng orange na t-shirt na may nakalagayang serpent seed, tapos meron silang placard na nakalagay sa kanilang ano, sa kanilang tawag nito, kanilang leeg. Oo. Pero before yan, pinapalo muna sila. At yung ano, yung isa sa mga wanted ngayon, si Inting Canada, si Recinto Canada, siya yung namamalo. Yung barangay captain. Opo, yung barangay captain. So ano? Oo, yun na ginagawa? Oo, siya po yung namamalo sa mga ano, sa mga workers. Oo. Oo, tapos pagkatapos ng paluin, yun na kinakalbo na sila, tapos nakasuot na sila ng t-shirt na serpent seed. Tapos inilalagay na sila sa harapan para ipahiya talaga. 'Yun ang purpose doon. They will break you apart. Oo, kasi kahit hindi po nila kasalanan 'yon, yung mga ano, karamihan kasi doon, yung mga gawa-gawa ba, kasi kapag sinuway mo si Pacquiao, lalagyan ka talaga ng kasalanan na kahit hindi mo ginawa, ipapanish ka. Tapos you would feel bad about yourself, tapos pasusulatin po kami, no? Pagagawan kami ng tawag nito, confession letter. Tapos pagka nagsulat ka ng confession tsaka commitment letter, babasahin niya ni Pacquiao. Pag hindi siya satisfied doon sa mga sulat mo, ibabalik sa iyo yung sulat mo at sasabihin magsumulat ka uli at ito ang isulat mo. Oh. ABC. Oo. Dapat ikaw, akuin mo na ikaw ang may kasalanan, hindi ako. Oo, ganun. Hindi siya, never siya. Perfect siya, perfect. Perfect siya, oo. So, ikaw, kasi gusto mo rin na ano, makakain man lang, so, gagawan mo ng kasalanan yung sarili mo.
Oh, susulat ka na kunyari gagawa ka na o kasalanan ko ito para lang makakain ka man lang o makainom ng tubig. Ganun doon. Grabe talaga ang abuse doon. Kung may serpent seed, ano naman tawag sa seed na galing sa serpent ni Kiboloy? Seryoso mo na nasita. Holy quantumid. Holy fluid. Holy seed yan, sir. Holy seed, no? Oo nga, no? Kung may kabaliktaran pala yun, holy seed, no? Sino? Siguro bawat patak, langit, di ba? Ganon. Bawat holy, patak, holy equivalent, seed. Equivalent to 10 years in heaven. Ganon. Or 20 years in heaven. Oh my goodness. Arlene, meron pala nagpapatanong si Kwan dito, si si Leo Mijares. But itanong mo pala kay Arlene kung kilala niya ang coordinator sa Indonesia na ang pangalan ay si Rico, matangkad na lalaki. Yes, si Rico Tubing. Yes, kilala po natin yan. Ano siya, nandyan pa rin, active pa rin? Sa ngayon, nasa Indonesia pa rin siya. Ganito kasi ang story dyan. Yung asawa ni Rico ay apo ng king sa Indonesia. May pera po sila. Ngayon, itong si Kibuloy, itong kingdom, nangutang ng pera sa kanila. Ewan ko kung ilang milyon, no? Kaya, alam niya na. Ang galing kaya hindi makaalis-alis. Dahil sa utang ni Kibuloy, gusto nila masingil muna. Pero ewan ko kung paano babayaran yan ni Kibuloy yung utang so, nila. So, ibig sabihin, wanted rin sa Indonesia si Kibuloy? Hindi po na. Wala pa naman pong kaso doon. Pero yung worker niya na may kaya, katulad ni Rico Tubing, may utang po yung ministry kay sa pamilya nila sa kay Rico Tubing. Kaya andyan pa rin si ano si Rico Tubing para nag-aantay na mabayaran ni kids. Kawawa naman, no? So yun, parang hindi siya makaalis diyan. Parang ganun po, pero siya naman yung ginawang in charge doon sa Indonesia. So ngayon, ewan ko lang kung ano na ang development sa sitwasyon doon, no? Kasi sa last na ano pagkakaalam ko, yun ang standing nila. Nag-aantay sila na mabayaran sila sa utang ng ministry sa kanila. Ang galing ah. Tingnan nyo guys, yung mga nagdududa pa kay Arlene. No? Ang galing oh. Kwan talaga, kwan ka talaga no? Nasa high echelon ka talaga noon, no? Arlene? Ganon po. Meron po tayong ano eh. Maliban sa tayo ay masyadong nosy nung time na nandoon ako, hindi kasi nila alam na nag-o-observe ako, sir. Oo, dati. Mm-hmm. Kasi noon pa man, very observant ako. Kaya lagi akong nakikita doon sa pastoral. Kasi dyan sa pastoral, yung mga ano, yung mga naaalay kay Kibs, yung talagang masunurin. No, tayo kasi medyo matigas yung ulo natin. Pasaway. kaya ayaw ni kids kasi baka mabuking siya o kaya baka maputulan siya ng ano ng daliri. Buti ko daliri lang. baka sa ginagawa niya yan, baka yung may isa diyan sa mga kon may chastity belt biglang. Buti hindi ito nag-STD si Kibuloy, no? Sa dami. Mga ano naman yan, sir? Mga malinis naman yung mga pastoral dyan. Oo, oh, sama, no? Kasi biro mo, from 12 years old, inaalagaan na, no? Yung iba po, dyan na lumaki. Katulad ni ano, Stephanie Ibarra. 6 years old pa lang yan dyan. Tapos ngayon, ilang taon na, I think Stephanie is 32 or 33 years old. Andyan pa rin kay Kibuloy, ilang beses na yan lumayas, pero nahuhuli kasi sabi ni Kibuloy, walang kingdom kung wala si Stephanie.
Ganon. Bakit? Ano bang kahalagahan nun sa kanya? Ano po, masyadong obsessed si Kibuloy sa batang yan. Kaya, ilang taon na ba yan? Ngayon po, nasa ano siguro yan? Mga 32 or 33 years old. Pero hindi po nakatapos ng elementary yan kasi dahil nga sa obsession ni Kibuloy, hindi niya pinapaaral yung batang yan para manatiling mangmang. Kawawa naman, no? Ignorant. Baka kawawa. Pero ano, napakaganda ng bata. Oh, at baka magaling, no? Hindi po natin alam. Yan na po lumaki yung batang yan. Kasi meron rin siya mga foreigners. Ano, siya na rin yung naging ano. Yan kasi sir, kapag tumagal ka sa katulad ng pastoral, no? Kung ano yung ginagawa sa kanila, kalaunan, sila na naman ang nagiging bugaw sa mga baguhan na pumapasok dyan. So sila na naman yung nagpa-facilitate sa mga bago. Gaano kagalante siya sa mga pastoral? Yun, isinasama niya sa mga travel, mga hotel, ganun. Ay, yun. Ibigyan ng pera, ganun. Dollars? Yes po. Yung pagdating po sa mga ano, sa mga pastoral, alaga-alaga po sila ni Kibuloy. Oo, yung iba po, yung mga pamilya nila ay binibigyan ni Kibuloy ng pabahay, katulad ni Jacqueline Roy. Example, yung pamilya ni Jacqueline Roy, yung nanay niya, binigyan ni Kibuloy ng bahay. Yung kapatid ni Jacqueline Roy, nasa Davao, hindi ko alam kung transfer na yung title ng property na tinirhan nila, pero nakatira sila doon sa labas ng compound na ang ministry ang nagbabayad. Tapos binibigyan sila ng sasakyan, meron pa silang allowance. So ano talaga, bongga yung buhay ng mga pastoral kapag sila ay masunurin. Pero kapag sila ay sumuway, lahat po yan binabawi, kinukuha po yan uli ni Kibuloy. Balik po sila sa zero. Tapos magpapatunay na naman uli. Ganon ang kalakaran doon. Good you brought that out, Arlene, kasi marami rin nagtatanong. So ano bang lumalabas sa mga chat groups nyo? Anong lumalabas sa mga usap-usapan? Saan na siya ngayon? Bago natin i-play yung inquirer ko, saan na siya ngayon? Yan po ang tanong. Pero ito po ang... Sabi ng PNP, wala na daw sa Davao eh. Hindi po totoo yan. Hindi po kami naniniwala na wala na sa Davao si Kibuloy. Nasa Davao lang po si Kibuloy. Yung PNP natin sa Davao, sila ay takot o kaya pinoprotektahan din nila si Kibuloy. It's because of Duterte. Kasi meron pa rin kapangyarihan ang mga Duterte sa Davao. No? So kung ano yung mga sasabihin ng mga Duterte, yun pa rin ang ginagawa ng mga PNP natin. Kaya parang yung justice natin dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa Davao, parang mahuhulog na lang sa deaf ear, no? Ang mga nangyayari. Pero masyado namang halata. No, itong mga ginagawa nila, masyadong halata. Kaya sana yung taong bayan na ang magsigaw ng justice. Kasi very obvious yung ginagawa nila ngayon. Pumunta pa sila doon sa compound. Nakita ko ha. Pumunta sila doon sa compound at sa Tamayong. Yung isang wanted, si Crescente Canada, yun pa ang nag-assist sa mga PNP. Oo, tapos nakipagtawanan pa, sir. Oo, nakipagtawanan pa sa mga pulis, nakipagtamayan. Oo, nag-raid daw sila. Ni-raid nila yung bahay ang mga pulis. Oo, naka-smile. Oo, tumatawa pa si Crescente Canada. Oo. Welcome, boys. Meron kayo mga angels doon sa loob. Parang ginagawa tayong loko-loko ng mga ito eh. Okay. Arlene, meron ka noon vlog na nagtatago siya sa, ano yun, Kwan? Mga tunnel dyan, ganun?
Ang alam ko po, sana marinig ito ng ano ng PNP o AFP, no? Natin. Oy, kalat natin mga subscribers, please i-share niyo itong vlog namin. Ang alam ko po, yung kingdom na 'yan kasi ang plano ng kingdom na 'yan ay magkaroon ng yung panel diyan sa ilalim kasi parang gagawing ano yung kwarto ni Kibuloy preparation bago siya mag-preach kasi yung plano diyan merong parang ano elevator na sasakyan niya bago siya pupunta sa pulpit sa stage. Okay. So galing po yan sa ilalim. So meron okay. Pong meron pong panel diyan sa kingdom na ginagawa nila sa ilalim. At yung ano po yung JMC may panel din diyan. However, may marami pong daga diyan sa ilalim at yan po ang tulugan ng mga workers ni Kibuloy, ng mga lalaki niyang workers diyan sa ilalim ng JMC. Wala pong window yung ano yung ilalim ng JMC na yan. So, I doubt na andyan sa JMC. It's more likely na nasa ano pa, nasa kingdom. Pagdating naman doon sa Tamayong, sa pagkakaalam ko po, wala pong ano doon, walang tunnel doon kasi nandoon pa ako eh nung under construction yung Tamayong. Oh, isa pa ako sa mga nagtanim ng mga bulaklak diyan at ng mga Bermuda kasama si Mang Canor. No, so walang ano diyan sa Tamayong. Wala akong alam na may tunnel diyan. Pero marami na siguro sila ginawa, ngay lalo na ngayon, 'di ba? Na wanted na siya, baka ngay as we speak, dinadagdag yung tunnel na 'yan. Siguro sir, pero ewan ko lang no kung makapag ano pa sila, makapagtrabaho pa sila kasi kapag ka-tunnel, meron tayong equipment na gagamitin eh. You know, malaking equipment yung ginagamit. So, ewan ko kung nagagawa pa nila 'yan. At saka sa pagkakaalam ko hindi naman preparado si Mang Canor na mangyayari sa kanya 'to. Kasi ang pagkakaalam niya siya yung ano siya yung masusunod yung laws siya yung laws o siya yung ano sinusunod talaga kaya hindi niya nakita na darating sa kanya to na magtatago siya no yung ano yung kingdom hindi yon plano niya na pagtaguan niya kundi plano na preparation yon pagka meron ng functional na yung kingdom. So ano yung sinabi naman ni former President Duterte na yung itinatago-tago siya ng mga miyembro from one house to another? So kwan lang yun, parang red herring lang yun para malihis lang yung kwan, yung attention sa kingdom. Siguro alam naman ni Digong yan na may taguan diyan sa ilalim ng kingdom building, no? Alam ni Digong yan kasi nakapunta siya dyan eh sa loob at alam niya ang plano. However, yung Tamayong po, marami pong mga quarters, marami pong mga buildings dyan. No? Tama po yung sinabi ni former president na marami pong mga bahay-bahay dyan sa Tamayong na pwede pong lipat-lipatan ni Mang Canor. At yan po ang isang plano dyan na yung mga buildings na yan ay tirahan ng mga workers. Pero yung mga workers ni Kibuloy nasa tent nakatira, yung building empty. Grabe, nakatent? Makatent sila. So, grabe, no? Grabe. Rights of... grabe. So, pero pag may mga bisita doon, katulad ni ano ni former president, o kaya yung mga pamilya nila o kung sino pang mga politicians. Kahit ako, nung bumisita ako dyan na okay pa yung relationship namin ni Mang Canor, binigyan ako ng isang building dyan para sa family. So, sa mga ano lang, sa mga guests na yun bang tinatawag na high-end ng mga guests, mga powerful, o, meron silang matitirhan sa Tamayong. Pero yung mga ordinary na worker, nasa tent lang sila nakatira. At yung iba nasa ano, yung mobile home na tinatawag. Hindi yung mobile home parang sa Amerika, yung dito yung kwan talaga
kwan lang barong-barong. Barong-barong, opo. Ganyan. Kumusta yung mga spiritual wives niya? Kumusta na? Oh, yun ang wife. Ano natin, sir, ang i-discuss natin. I-share ko sa ating mga followers itong aking screen para makita nila, para we're in the same boat kung sino yung aking sinasabi. Okay. All right. Ito yung tatlo na pinaka original na spiritual wives ni Kibuloy. So, okay. ito si Felina Salinas. Bata pa sila dito. So, ito si Felina Salinas, sa mga nakakaalam sa kaso dito sa US, siya po yung umako sa pera nung naharang ko sila sa Hawaii. If you guys remember that, ito si Felina Salinas ang umako na kanya daw yung pera. Magkano pa yun? Kaya pa si Kibuloy. Ano magkano po yun, halaga, sir? Doon? Anong halaga nung nahuli sa kanya? Yung sa mga medyas-medyas ba yun? Opo, yung $380,000 US dollars, tapos 10,000 Canadian dollars, tapos 9,000 Australian dollars ang nahuli. International, ah. Yes, sa mga medyas nila nilagay. So, because na-detain sila noon at si Kibuloy ay merong concert dyan sa Maynila nung time na yun, kaya inako ni Felina Salinas na sa kanya yung pera na yun. But then, during the trial, ay bumaliktad siya. Sinabi niya na nagsinungaling siya para lang maprotektahan si Kibuloy para malesen yung kanyang sentence, no? Pero ang sabi ni Kibuloy, ano daw, na naabsuelto na daw yung kaso ni Felina Salinas sa Hawaii. Hindi po totoo yan. So saan si Felina ngayon? Out at large with Uncle Juan, yung monitoring, or nasa kulungan? Nasa ano po siya, monitoring po. Meron po siyang tawag nito. Yes, Anklet. Oo. Nasa Hawaii pa rin siya. Nakapagpiyansa po siya, kaya medyo malaya siya ng konti. Yung Anklet naman, hanggang ano lang 50 miles radius lang yung pwede mong mapuntahan. So, yan yun si Felina Salinas. At siya din yung bugaw nung kapanahunan ko. No, nung ako ay naging pastoral, siya yung nagpa-facilitate kung ano yung magiging trabaho namin at kung sino yung magdu-duty o what not, no? Siya yung nagtatanong, nag-i-screen sa amin yung isang tanong na very uniform kaming lahat, kahit yung mga baguhan na mga pastoral ngayon, isa lang, virgin ka pa ba? Ganun. Meron pala religion na gano'n. Oo, gano'n. Virgin ka pa ba? Imagine. Inosente naman ako noon. Hindi ko alam bakit ba ako tinatanong na virgin o hindi. Bawal palang mag-serve sa Panginoon kung hindi ka na virgin. Grabe. Kwan pala yan. Kulto ng mga birhen. Oo, kailangan birhen. Hindi ka pala papasok sa langit kung hindi ka birhen. Eh paano na tayo na? Paano na tayo lahat? Kaya paano na tayo nito? Wala tayong langit, sir. Wala tayo spiritual seed. Wala. Itong si Salinas. Ano po, sir? Si Salinas naging kwan rin ito ng ni Kibuloy. Na okay, naging si Salinas. Diyan na rin po yan, lumaki kay Kibuloy. Siguro mga 13 or 14 years old po siya na kay Kibuloy na. At kapag kayo po ay naging bugaw dyan, ibig sabihin dumaan na rin kayo kay Kibuloy. Kayo, oo, sila muna. Oo. So yan, si Felina Salinas. Itong sa gitna,
ito si Tessie Dandan. Siya yung kasamang wanted ni Kibuloy dito sa US, sa FBI. Yung nasa ano, nasa poster na most wanted dito sa FBI. Siya yung nasa gitna. So ano naman status niya ngayon? Nasa ano po, nasa Davao yata sila, nagtatago kasama ni Helen Panilag. No? Mga ano naman sila, US citizen, kaya anytime sila... Isa pa lang naglaglag kay Kibuloy sa kanila. Isa pa lang, si Pelina. Opo, si Pelina. Mm-mm. Kasi pero itong ano, very, itong si President na hindi pa naka, ano, hindi pa nakaharap sa hearing. Mm-mm. At saka si, ano, si Helen Panilag. So, itong dalawa, puro mga US citizen ito. At ang dahilan kung bakit sila naging US citizen, itong dalawa, ito si Tessie Dandan, ito si Ingrid Canada, no? Isa lang po yung kanilang asawa dito sa US. Asawa sa papel. Si Eli. Si Kuya Eli Laranas. Wala silang anak. Opo, para lang makapagpapel, no? So, unang kinakasalan si Ingrid Canada, tapos dinivorce. Tapos ito na naman si Tessie Dandan. Tapos meron pang iba pa na mga ano, mga workers para makakuha ng citizenship dito sa US. Yung lalaki may family yun rin. Wala po si Kuya Eli, wala siyang family dito. Pero meron pong mga cases no na may mga pamilya sila, mga US citizen, yung asawang lalaki pinakasal sa worker na babae ni Kibuloy at yung asawang babae papakasal sa worker na lalaki ni Kibuloy. Kailangan sila munang mag-divorce dito sa US bago sila makapag-asawa sa mga workers ni Kibuloy. So talagang broken family talaga ang mga nangyayari. Oo. Oo. Arlene, meron pala sinabi dito yung isang subscriber ko, si Roderick de Guzman, na divert na yung atensyon ni Pacquiao na punta na kay Diwata Overload. Ah, hindi mo siguro alam yun si Diwata, no? Hindi ko po alam yan, si Diwata Overload. I will tell you. Si Diwata, yung sumisikat yan dito na membro ng Third Sex, na nabugbog noon at na lalabas sa TV. Pagkatapos ngayon, na sumisikat siya dahil sa mga pagkain niya. Pero magandang point ito ni Roderick. That is why andito tayo, Arlene. We are keeping pressure on the police, the NBI, and the Marcos government, kasi tulad yung parati ko sinasabi sa mga vlogs ko as a former PR executive with my own PR company, Dean and King's Communication. Yung issue kasi may shelf life eh. Tinan mo, yung issue ni Bantag, nakalimutan na, di ba? Yung issue ni Tevez, nakalimutan na. Kasi wala silang Arlene Stone. So at least tayo, ang ginagawa natin, we keep the pressure. Kasi ngayon, ang usapan, yung banat na ni First Lady Lisa kay Juan, kay Vice President Sara Duterte, na nawawala yung atensyon, yung mga issues doon. Ang tawag namin dyan sa PR, short shelf life. Na kaya kayo, mga subscribers, please both ni New Beginnings, ni Arlene Stone, at saka ni Vlogcaster, i-share nyo kasi ang worst mangyari sa atin, mabaon ito sa limot at syempre parang pagtatawa na lang tayo nila Kibuloy, nila Duterte at yung ito mga angels nila na parang naloko nila tayo. So this is why tuloy-tuloy tayo, Arlene, sa kwan ito, campaign at advocacy na ito. Opo. Kailangan talagang ituloy-tuloy ito hanggang sa katapusan, hanggang marating natin yung end zone. Kasi sayang yung effort, no, na wala tayong makitang good result. Kaya hindi pwede na pabayaan itong kaso na ito. Kasi this is a big case. No? Yes. And we make history. Yeah. Ilan taon ka na sa advocacy na ito? Ilan kuwan ka na nagba-vlog mag-isa?
Ah, grabe, no? Mas nauna pa sa kwan. Oo. Oo. 6 years. Tapos nung una akong magsalita dito, talagang pinifeatures ako ni Mang Canor sa kanyang program sa SMNI. Grabe. Tapos kung ano-ano yung tinatawag sa atin. Oh, pero sabi ko, sabi ko hindi ako payayanig kasi alam ko kung ano yung game niya. Kasi doon ako galing, siya nag-train sa akin. Bakit hindi ko gamitin yung training niya para sa kanya? Kaya binalik ko sa kanya. Kaya nandito pa rin tayo, no? At I'm glad kasi marami na rin tayo, sir, na nakikipaglaban. No, naniniwala ako na isang boses lang ang kailangan. Kapag tayo ay hindi titigil, maririnig din tayo at makikita natin yung result. At ito na nga, hindi ko naman inasahan na aabot pala ako sa Senate, no? Pero pinakinggan po tayo at nagkaroon po ng investigation kaya lumaki ng ganito yung issue ni Kibuloy dahil sa sa ginawa ni Senator Risa sa Senado. Pero dapat mag-double time pa rin tayo, Arlene, kasi kahit si Senator Risa, syempre senator naman siya ng bayan. So ngayon ang next concentration niya at sa tingin ko abala siya diyan yung senatorial investigation naman para sa gentleman's agreement ni President Duterte with Xi Jinping. Kaya delikado, mababaon talaga sa limot itong issue ni Kibuloy tulad sa nangyari sa issue ni Arnie Teves at saka kay Percy Lapid. That's why guys, tuloy ang laban. Tayo na lang ang pag-asa ng mga miyembro ng Kwan. Kasi gagawin natin ito hanggang yung sinabi ni Arlene, hanggang we achieve justice dito sa mga biktima and ma-reform natin yung mga batas natin dito, yung mga may mga batas na gagawin to stop this kind of criminality sa mga pastor. First time ito, Arlene, di ba? Yung kahit ikaw siguro first time mo na balitaan na merong talagang gagong pastor tulad ni Cap Kibuloy. Oo, first time talaga, sir. Tsaka hindi ko rin akalain kasi nga, sabi ko sa inyo, sinasamba ko si Kibuloy before. No, humahalik ako sa kamay ni Kibuloy. Kasi naniniwala talaga ako na siya yung pinadala sa huling araw. Ganun po ang devotion ko kay Kibuloy nung time na yon, nung nandoon ako. Kahit nung nandito na ako sa labas, I was still protecting him. Kapag meron akong naririnig na mga kasamahan kong workers dati na may negative na sinasabi about kay Kibuloy, no, ako yung nakikipaglaban kasi masyado akong naniwala talaga. Pero nung na-realize ko yung ginagawa niya at na pagtagpi-tagpi ko na parang puzzle ba, no, na mga puzzle pieces na nagawa ko at nakita ko na yung parang picture, sabi ko I have to stand up kasi walang isa sa amin na tatayo kasi lalong-lalo na diyan sa Pilipinas, no. Kapag tayo ay nasa Pilipinas, tapos magsasalita ka katulad ng ginagawa ko, naku, matagal ka ng ginawang dinuguan o kaya bupis dyan ni Kibuloy. Kasi lagi niyang sinasabi na meron, proud na proud pa siya sa kanyang angel of death, no, na sinasabi niya. Sa mga preaching niya before, sinasabi niya talaga na kami o kung sino man ang tatayo against sa ama daw, o sa anak ay papadalhan ng angel of death, no? So ang angel of death, ibig sabihin niyan meron silang mga bayaran na mga pumapatay. Yun ang angel of death noon at ang nagbabaya doon, ang nagbibigay ng pera yun si Inting Canada. No, yun ang inuutusan ni Kibuloy. Kaya yung ibang mga kasamahan ko na may alam sa loob at nagsasalita, hindi na sila inabutan ng umaga. Yeah. Oo, ganun. It's a good thing, Arlene, you mentioned that. Kasi, ewan ko ba itong gobyerno natin. Siguro,
you blog about the statement rin of Senator Ontiveros na dinideklara na si Kiboloy armed and dangerous. Yun nga, dahil may mga private army siya. Pero at gusto na niya i-confiscate yung 19 na baril na registered kay Kiboloy. Although alam naman natin baka in thousands yan. Pero sabi naman ng PNP, kung wala pa raw kriminalidad ginawa, hindi pa raw considered or hindi ginamit yan mga baril, hindi pa raw considered armed and dangerous. So alam ko, nagmo-monitor yung PNP. You educate us now. What is the angel of death? Mga ilan ng pinatay nila or sinong nag-head niyan, pwera yung si Canada at saka ano ito, mga militia ba or meron rin mga retired police, retired military or kahit NPA tulad yung ginawa ni Arnie Teves. Alam mo sir, gusto ko sanang sagutin yan, no? Pero meron pa po tayong incoming na Senate hearing. Pagkakaalam ko, lalabas po yan doon. Yeah, so, ayoko man na ma-preempt yung ating investigation. Pero lalabas po yan kasi may mga bodyguards po si Mang Canor, no, na dating mga bodyguards na nasa PNP na sila ay nagising na rin, no? Nagising na. At na-realize nila, na-realize po nila kung ano yung mga inuutos sa kanila ni Mang Canor at sila po ay nasa side na natin. At darating po yung time na sa kanila po maririnig ng taong bayan ang mga nangyayari. Mm-hmm. So you agree with Senator Risa that armed and dangerous ito si Kiboloy? Yes po. I agree. Kiboloy, even in social media, yung kanyang mga tauhan at siya mismo, they incite, no, sa na maging palaban yung kanyang mga private army. Oo, so anong ibig sabihin nun? Oh, pag if you incite something violent, talagang we have to take that seriously. Lalong-lalo na yung mga armas nila ay hindi po ordinaryong armas yun. Yeah, mga automatic po yun. Galing po dito sa US yun. Amerika, karamihan doon. Gun siguro yun. Opo, tsaka hindi lang 19 yung mga armas ni Kiboloy. Marami. Siguro nasa 100 or 200, no? Kung ilan yung kanyang mga army, may mga issue na mga armas po yun. O, yung mga yun. Pero siguro, wala pang record, no? Na, kasi wala pa namang nagdemanda na yun nga, may mga pamilya na pinatay at si Kiboloy ang dahilan o yung angel of death ni Kiboloy. Kasi nga, wala namang, walang justice kasi dyan sa Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa Davao. Kung kayo ay magpa-file ng case, unahan na kayo. Ikaw nag-file bukas, wala ka na. Sa mga usap-usapan nyo sa loob, ilan na kaya ang nabiktima nito or na pinatay ng angel of death? Hindi ko po mabilang, sir, pero ang pagkakalam ko, meron pong mga pastor sa iba't ibang denomination na kumalaban kay Kiboloy at sila po ay pinadalhan ng angel of death. Sa mga workers po na mga kasamahan ko dati, ang pagkakalam ko merong tatlo yung mga talagang kilala ko, no, na pinadalhan ng angel of death. Yung isa nga doon si Ate Elsa, isa po siya sa pinakaunang workers ni Kiboloy noong siya po ay nag-separate from UPC at nag-put up ng KOGC. Yun si Ate Elsa ay isa po siya sa mga pinakaunang workers ni Kiboloy. No, at siya po ay na-assign as coordinator dyan sa province ng Davao. So na-realize po ni Ate Elsa after many years, no, na nagsilbi dyan kay Kiboloy, na-realize niya na wala na sa tama yung pagtuturo ni Kiboloy, no? So nag-separate siya. Ang nangyari kasi, maraming member si Kiboloy na sumama sa kanya. Kasi ano din yun, nag-preach siya.
So, ngayon, maraming mga members at lalong-lalo na meron din siyang mga nalalaman pagdating sa mga pastoral at kung yung mga illegal practices ni Kibuloy, alam din niya. So, ang nangyari, talagang pinadalhan siya ng Angel of Death na worker, isa lang din sa mga workers ni Kibuloy ang pumunta doon at tinira siya. Imagine ilang bala yung tumama sa ano niya, sa katawan niya, mga 30 bullets sa harapan mismo ng kanyang apo. Apo niya na 3 years old. Grabe ang ginawa. Mm-mm. Sa garden lang niya, sa labas ng kanyang simbahan, ginawa yon. At wala namang kaso na pailan. Wala po kasi tinakot po yung pamilya nila. So yung asawa niya, yung mga anak niya ngayon nagtatago diyan sa Manila. Kasi tinakot. Kapag magsalita sila o mag-file sila ng case, silang lahat ay papadalhan ng Angel of Death. So walang chance mag-testify ang mga yun sa Senado? Sa ngayon po, wala po akong idea kung sila ba ay mag-testify. Kasi hanggat free pa si Mang Canor, marami po ang hanggang ngayon ay takot pa. Kasi nga sa experience nila, no, imagine nakita nila eh sa harapan nila mismo nangyari yun. So ngayon nagtatago po sila. Tahimik lang po sila, but they are supporters, you know, supporter natin. So very crucial talaga maaresto siya. Sa tingin mo, pag maaresto na si Kibuloy, ang dami ng lalantat ng mga biktima. Yes. Yes, marami na talaga. Oo. Very shocking. Kapag nakuha na yan si Kibuloy, magsilabasa na talaga. Kahit yung mga nandyan pa sa loob ni Kibuloy. Kasi until now, no, meron tayong informant na nasa loob pa. Yung iba nga, mga pastoral pa hanggang ngayon, no. Pero ano, nakatago lang din. Pag nakuha na yan si Kibuloy, magsilabasa na yan sila. At sila na mismo ang magsasabi sa kanilang mga stories. Sinabi mo rin sa title mo, delikado yung mga spiritual wives? Delikadong buhay nila? Delikado po kasi ngayon, lalong-lalo na, wala silang nakuha, no? Wala pa namang tawag nito, TRO, na lumabas, yeah. galing sa Supreme Court. Supreme Court. Oo. So, lahat sila ay wanted. So, si Ate Ingrid Canada, ito si Ate Ingrid Canada, di ba, nag-surrender sila nung tawag nito nung sa Davao na case. Sumurrender sila. So, ngayon, na lumabas na yung warrant of arrest from Pasig, no? Pinagtataka natin, bakit hindi sila malocate ng PNP? No? Napumunta doon sa opisina ng NBI, nagpiyansa after few hours. Tapos ngayon, na lumabas na yung sa Pasig na unavailable, bakit walang isa sa kanila na nahuhuli? Oh. So, very questionable yung mga style dyan sa Pilipinas. No? Ibig sabihin, nagtatago na sila, di ba? Opo, andyan na rin lang yan. Imposible po na yung mga workers hindi alam yung ano, whereabout ng mga ito. Kahit kay Kibuloy. Kasi hindi naman pwede na Kibuloy na manatili na walang naghahatid ng pagkain, no? Merong naghahatid ng pagkain dyan sa kanya. Oh. So, kahit palmolive naman. Naghahatid ng palmolive. Baduy talaga. Mayaman ka na. Ganon ka na. Mabango kaya yung palmolive, sir? Itry mo kaya yan sa ano, sa asawa mo. Sige. Wag na, baka maalala ko si Kibuloy. Naalala ko mabadya. So, what you're saying, bakit noon na na-issuean yung non-bailable na warrant, kaagad na aresto. Ngayon, na mas may
seryosong warrant na, kasi non-bailable na, bakit hindi sineserve or bakit hindi inaaresto? Di ba? Yes po. Mm-hmm. Kasi yes, kulong na talaga yan, automatic itong lima. Ah, lima sila? Opo, lima wala sila. Wala nilang bail. Mm-hmm. Isa pa yan, mystery. O, tsaka hindi papayagan ni Kibuloy kasi itong si ano, si Ate Ingrid, siya talaga yung pinakauna na ano, na spiritual wives ni Kibuloy at siya yung right hand even now, no? Siya yung consider na queen doon. So ngayon, kung itong si Ate Ingrid ay makukulong, parang hindi mapakali yan si Kibuloy. Oh, no? Oh, marami pwedeng magsabi niya. Mm-mm. So, ngayon, nakapagtataka bakit walang isa sa kanila na nahuhuli. Oh. Ano bang nangyayari dyan? Yan ang misteryo. Kaya guys, please share this vlog namin. I-pressure natin ang PNP-ring si retiring general na yan, si Alden Delbo na ka-birthday ni Kibuloy. 25 ang birthday nila. Baka delikado, ginawa na. Oh, sana ano sa birthday ni bago mag-birthday si Kibuloy makuha na siya, no? Lagi pa namang may party yan sa birthday niya. Baka sa ano, sa pag nakuha na siya magpa-party. Yung mga biktima magpa-party. Ano ba, kumusta ba yung mga previous parties ni Kibuloy, gaano ka kabongga? Ay nako sir, pagka mag-party yan si Kibuloy, lalong-lalo na kapag birthday niya. Lahat kaya ng mga members at workers, may mga goal yan na dapat ibigay, no? Para sa ano, para sa gift nila kay Kibuloy. Tsaka yung mga ano, mga attendees ng kanyang mga party, syempre yung mga senators natin diyan na halata naman, no, na sumusuporta sa kanya. Yung iba, hindi ko nakita na sumusuporta pero quiet sila. O, katulad ni Escudero, ni Grace po, pumupunta yan doon sa compound before. So, pero hindi sila nagsasabi, pero pumupunta sila lagi noon kapag may ano, may mga function diyan sa loob ng compound ni Kibuloy. Lalong-lalo na kapag birthday ni Kibuloy, yung mga malalaking ano talaga tao tulad ni ano ni former President Gloria Macapagal Arroyo, no, lagi yan doon. JMA. Si JMA. Oo, lagi yan doon noon. So, ewan ko lang ngayon kung ano na ang magiging parte sa ano sa birthday ni Mang Canor. Malapit na yung April 25, eh. ilang araw na lang. Araw na lang, no? Oo. Kaya nga sabi ko noon, kakain dyan, sir, grabe, bongga talaga. Mga lechon ni baka. Grabe, oo, mamahalin. Tsaka, ano yan si, ano kasi eh, si Mang Canor, very picky siya pagdating sa kanyang mga choices. Kahit sa pagkain, sa mga design, siya talaga yung nasusunod, oo. Siya yung final na mag-approve. Siya din yung titiki muna. Kung approve sa panlasa niya, yun, uorderin yun, magpapakater yun. Mm-hmm. Kaya yung mga ano, yung mga bisita niya, hindi talaga nagrereklamo pagdating sa tawag nito, sa accommodation. Accommodation, baka meron pang pastoral na kasama yung mga kalalakihan. Meron talagang ano sir, meron talagang nagsabi na ino-offer daw, no? Hindi ko lang kayang banggitin, hindi ko lang pwedeng banggitin dito. Pero kahit yung mga ano, yung mga katulad ng mga nagtatrabaho sa kanya na hindi mga members, workers, no, inuoperan. Pero yung iba naman, no, na may mga ano, may mga pamilya, they decline naman the offer. So pero may mga ganun. Alam ba ni sino pa to, si Hart? Alam ba ni Hart yan? Ni Hart Evangelista, kaya pala parati si
Si Kwan dyan, ah. Si Cheese dyan, ah. Lagi nga, nag-i-speech pa yan si Cheese. Ah, ganun? Pati si Subiri, di ba? Oo, nag-i-speech pa yan. Si Subiri, oo, yan. Kaya pala, si Kwan kaya, si Tatay Diggs. Meron rin. Si Tatay Diggs. Ano na yan? Sold na yan. Automatic na yan. Automatic na yan. Eh kung babae ang guest, like si Vice President Sara. Oh. Sige ba rin business? Diyos ko. Ay, grabe, oh. Ay, ano yung grabe, pinapakita mo sa nangyayari? Ano yung pinapakita mo sa PDI? Inquirer? Opo, yung sa Inquirer, okay, pag-usapan natin ito. Sandali, sir, ha? Is-share ko itong itong article. So, ang gusto ko dito, kasi meron silang katulad nito, si Duterte ginawang administrator, pero dito, katulad ng tanong natin, tinatanong din nila, nasaan na ba si Mang Canor? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin malocate ng ating PNP at ng ating NBI? Saan na ba siya nagtatago? So, at ano na yung kaugnayan ni former president, no, na vocal naman si Digong na lagi niyang nakakausap si Kibuloy. At nagdi-dinner pa nga sila. Oh, pero bakit hindi niya masabi kung nasaan? Na isipin natin, former president siya, eh dapat diba siya yung una na mag-abide sa law natin. Pero bakit... Saka lawyer pa siya, Arlene. Lawyer, oo. Pero bakit siya mismo ang umangapak sa ano sa law natin sa Pilipinas? Parang ini-encourage pa niya yung mga tao na katulad ni Kibuloy, kapag ikaw ay kriminal, magtago ka. Hanggat kaya mo, wag kang magpakita kung hindi favorable sa iyo yung deal. No, parang ganun. Kaya nakakadismaya ba yung sitwasyon na ganito? Mm-hmm. Tsaka yung ginawa pa siyang ano, administrator para i-save yung mga ari-arian ni Kibuloy. So, parang very obvious ba na may nangyayaring lutuan behind the back door. No? Tsaka, itong bargaining chip na tinatawag nila, parang na-involve dito si BBM. Kasi ayaw ni BBM na papasukin dito yung ICC para imbestigahan yung former president natin. Tapos yung former president natin nagpo-protect ng someone like Kibuloy, no? Isang fugitive. So, ang daming anggulo na nakikita natin dito. So, sa tingin ko, bakit pinoprotektahan ni BBM si former president Duterte is because si, 'di ba si Digong yung nagpalibing ng tatay niya sa ano sa oo, sa libingan ng mga hero. Siguro, pinanaw din na utang na loob ni... Mga bayani. Oo, libingan ng mga bayani. Oo. Kaya siguro, ayaw na paimbestigahan si Digong. Pero bakit? Napaka-unfair naman. Kung siya ay walang kasalanan, wala naman sigurong masama kung imbestigahan. Tama. Pero Arlene, ang nakikita ko dyan, mas malalim eh. Baka may alam si Duterte rin sa mga nangyaring katiwalian di umano sa last election. So yun siguro alas ng mga Duterte kay President Bongbong Marcos na isisiwalat nila yan. Which of course will bring down the
legitimacy of the Marcos government. Yan rin nakikita ko dyan. Kaya parang takot na takot siya na, at tama ka na related rin talaga yung, kasi kung mawala na yung protector ni Kibuloy, kung let's say, malabas na yung arrest warrant ng ICC, kay International Criminal Court, kay Kibuloy, kay Duterte, kung ma-aresto na yung mga Duterte at physically wala na si Duterte, si Sara, si Bongo, at saka si Bato de la Rosa, eh vulnerable na rin yan si Kibuloy. Kasi ngayon, tama ka, hindi parang untouchable siya sa Davao because of political clout ng mga Dutertes dyan. At siyempre, sino ba naman, kung nandyan ka sa Mindanao, sino ba naman gusto maging kalaban mo mga Dutertes? Tama po. Mm-mm. Parang gagawin ang lahat na maging ally mo sila kasi makapangyarihan talaga sila dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Davao. Oo. Kaya nga dapat kung ako rin talaga sinabi ko na nga ito sa previous vlogs, kung ako yan presidente, tinanggal ko na yan si General yan ang kwan yung chief ng Davao Region 11 PNP chief na si provincial PNP office na si Alden Delbo, General Alden Delbo, na siya yung umamin na ka-birthday niya si Kibuloy at doon na siya nakikiselebrate kay Kibuloy. So, dapat tinanggal na ito. Hindi na hintayin yung, kasi his tenure will end pag-retire niya sa April 25. Di ba? Parehong birthday nila ni Kibuloy. So, earlier, we issued a challenge to him. Gawin mo na parang legacy mo sa bayan na bago ka lang mag-retire, and that is about 19 na ngayon, 6 days away. Gawin mo na legacy sa bayan, you will go down in history as the general na nakahuli kay Kibuloy. You will be part of history ng Pilipinas. Pero mukhang walang nangyayari tulad ng sinabi mo na yung mga co-accused na facing non-bailable arrest warrant, walang ginagawa ang PNP. So, ang suspecha ko nga dyan, meron kasi practice dito sa anong tawag namin pabaon, yung pa-retire ka na let's say PNP chief or Bureau of Customs chief or kaya regional director lang ng DPWH or secretary ng DPWH. So, bago sila mag-retire, umiikot sila para yung pabaon, yung meron nagbibigay sa kanila, or kung sa Supreme Court or Court of Appeals, may mga kaso ibebenta nila sa para talunan yung kaso ng isang company versus another company, kapalit nito. Kumbaga, paalis na sila, syempre sa retirement age nila, hindi naman malaki yung pension, alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi naman malaki ang pension tatanggapin nila, pero meron sila pabaon mga 10, 20 million, 50 million, 100 million. Yan ang tawag na pabaon dito. So, ang mga hindi malayo, naman natin inaakusahan itong si General Delbo. Pero hindi kaya isipin Kibuloy ang pabaon ni General Delbo. Kumbaga, hanggang andito ako, hindi kita pahulihin. So, we're just wondering. Yeah, is that kind of thing existing? We're just wondering. Yeah, that's so sad, sir. Kasi talagang kung ganyan ang kalakaran dyan sa Pilipinas, parang walang hope na mababago yung corruption, no? Yes. Walang hope kasi ingrained na ng sistema. Ng department sa government natin, mga corrupt pala talaga. No, talaga. Wala talagang tatayo na merong ethical value yung isang leader. Yeah, meron nga dito yung, I don't know if you're familiar, yung si Carlos Garcia, hindi yung presidente, yung isang controller ng PNP. Hindi pa siya PNP chief. Controller lang siya or finance officer sa time ni Gloria. Nagnakaw siya ng 300
3 million for his parang pang-enjoy na niya, pang-travel, pang-kwan, pang-sarap na buhay when kung nag-retire na siya. So before siya nag-retire, nag-knockout na siya ng 303 million. So ganyan. Yan kwan pa lang yan, ha. Mga two-star general lang ata yun. Eh, what more yung mga PNP chief, Armed Forces chief, secretary ng DPWH, secretary ng Bureau, commissioner ng Bureau of Customs. Palaki ng palaki yan. Kasama rin kung regional director ka ng PNP. Pabaon yan. Saan nila kinukuha yung pera, sir? Di ba sa taong bayan lang din? Hindi, not necessarily. For example, sa PNP, edi mag-ambag-ambag yung mga drug lord, wedding lord, gambling lord, pati yung mga nightclub na nagpapakita ng mga bolts yun na bawal dapat dito, meron yun na contribution. Pati yung mga negosyante na ginagatasan nila, meron rin yung contribution. Yung mga negosyante na hindi negosyante nang gagatas din. So parang, ganun rin. It's a cycle talaga ang nangyayari. It's a vicious cycle. It's a vicious cycle. Yes. Kaya, kaya ang kwa natin, Arlene, if nothing happens until the birthday nitong si Delvo, although kung ako si Marcos, nung inamin ni Delvo na sabi niya, hindi ako natatakot dyan kay Kibuloy, wala akong kwan dyan, parang utang na loob. Pero sabi niya, kilala, close kami, ka-birthday kami. Tuwing birthday, hindi na ako gumagasta kasi doon ako nakiki-birthday sa kingdom kay Kibuloy. So, kung ako kay Marcos, tinanggal ko na yun. Hindi ko nahintayin ng 25. Kaya tayo siguro, nakikita ko sa atin, Arlene, at yung mga subscribers natin nagtatanong, kailan ba may mangyari? Sa tingin ko, ang pag-asa na lang natin, yung next regional director, kung hindi pa yun makorrupt ni Kibuloy. Kasi parang wala tayong pag-asa sa, tulad ng sinabi mo, okay, nagpakita sila ng gilas na inaresto habang may bail. Bakit ngayon na walang bail, saka hindi walang ginagawa para arestuin si Kibuloy or yung limang co-accused? So, ang pag-asa na lang natin dyan siguro na o by automatic upon retirement age, sa birthday niya, magre-retire na itong si General Alden Delvo. And then syempre, ma-assign na bagong general dyan. Siguro dyan na lang pag-asa natin na hopefully, magpakitang gilas itong bagong general. Wow, that's so sad. So sad. But true. My God. Nagpasalamat ako at si Kibuloy ay may kaso dito sa US. Kasi kung yung batas dyan sa Pilipinas, parang walang mangyayari talaga. No. Wala talaga, Arlene. Oo. Wow. Biro mo, general, proud pa na ka-birthday niya si Kibuloy. Siya pala nahapon. Alam mo, sir, sa totoo lang, nung nandoon ako kay Kibuloy, kapag merong tumatawag na bibisita doon, katulad ng mga generals or kaya ng mga politicians, may mga ano yan, nagpiprepare kami ng mga envelopes na may mga lamang pera. Oo, tapos bago sila umaalis, inaabot na namin yan sa kanila. So, yung envelope, yung pwede kasha mga 200, 300,000, hindi yung maliit lang na envelope na mga 200,000 lang makasha. No, malaki po na envelope, makapal. Manila envelope. O kaya ng 1 million yun. Ganon po. Kasi yung pera noon, dyan kay Kibuloy, mabilis ang pasok ng pera. Imagine ang dami niyang mga workers nung time na yun na nasa iba't ibang lugar sa buong mundo at doon nagpapadala ng pera. So, very easy yung money. Kaya wala sa kanya yun kapag ka nagbibigay sa mga politicians o kaya mga generals dyan sa Pilipinas. Wala Arlene, sa meron pa, meron pa na nagtanong dyan sa kwan mo, sa vlog mo. Hindi ko na nakita yung pangalan eh. Ano ba daw yung academic kwan ni Kibuloy? Anong tinapos niya? Kasi
Tulad ng sinasabi mo ngayon, madali ang pera. E napaka-financial genius siya pala. Ano bang tinapos ni Kibuloy? Ang natapos ni Kibuloy, sa pagkakaalam ko, ay high school lang po. High school graduate lang yan si Kibuloy. Ang galing, no? Oo, and then yung tatay ng pastor. Yung mga nakapaligid po sa kanya na mga babae, very smart po, katulad ni Ate Ingrid Canada. Oo, graduate yan ng commerce. Tapos, si Tessie Dandan, may natapos din yan, mga Atenian yan eh. Nag-graduate yan sa Ateneo, opo, yung mga yan. So, yung mga nakapaligid sa kanya, may mga utak. Tsaka si Kibuloy, magaling kasi siyang magsalita, no? Very, ano siya, charismatic si Kibuloy. Yeah. Mm-mm. In fact, Arlene, I think mga 10 years ago, na-amuse ako sa kanya. Yung maganda yung kanya eh, yung delivery niya. Na papaminsan-minsan, lumalabas sa nag-scroll ako ng mga channel, lumalabas. Na-amuse ako eh, kumpara sa mga ibang Protestant na yes. Ibang mga kwan siya eh, marunong siya magdala sa tao eh. Mm-hmm. Yes, yan yung ano niya, yan yung talent niya. Tsaka yung mga nakita po natin noon, lalong-lalo na yung kasama niya si former President Gloria Macapagal Arroyo na meron silang suot na mga gown, tapos may mga medal-medal yung sa Singapore na ano na Singapore pala yun. Ano po yun? Yearly po yun na binabayaran niya yung doctorate niya. Doctorate for sale. Doctorate for sale. Hindi po niya pinag-aralan yun. Nagbabayad po sila yearly. Na tawag noon yung parang ano, parang membership doon sa ano sa university na yon, para ang purpose kasi nila noon para makaput up sila ng business doon sa Singapore kasi stricto yung Singapore nabuking sila kasi ang daming mga workers na nahuli na at saka lalong-lalo na nung lumabas na wanted si Kibuloy dito sa ano sa US, dumating din yung news doon sa Singapore. Kaya parang na-band na rin sila doon. Kaya yung mga doctorate degree ni Kibuloy, hindi po totoo yan. Magaling lang talaga si Kibuloy magpakunwari. Mm-mm. Pati nga si former President Gloria Macapagal Arroyo na budol eh. Imagine may suot-suot. Oo nga. Baka gift niya yun kay sip-sip niya kay PGMA. Oo. Nabudol. Kung sino-sino lang talaga binubudol ni Kibuloy, walang patawad. Grabe, no? So, high school lang po yan si Kibuloy. Sa parang po siya na nakatapos, parang Cotabato. Oh, yung mga ano pa niya, yung mga grades pa niya ay ano, mga atsya pa. Hindi yan siya matalino pagdating sa school. Nakuha lang niya siguro sa tatay niya na preacher rin. Hindi ko kasi kabisado yung tatay niya. Yung mga kapatid niya, yun ang mga na-meet ko. Yung mga kapatid niyang mga lalaki, mga ano sila, mga pastor. They're good people, yes. Mga mababait naman yung mga kapatid ni Kibuloy. Yung iba, wala talagang isa sa kapatid si Kibuloy na mga lalaki na nagpa-member o nagpa-baptize sa kanya. Ganun. So, alam na nila na alam racket nila, lang oo. Talaga. Alam nila. Meron rin parang nasagip ako ng mga balita na parang sa pamilya nila nag-intermarriage sila, mga magpinsan-pinsan. Yung ano po, yung nanay tsaka tatay ni Mang Canor, magpinsang buo. Yung nanay niya, si Maria, ang pangalan, Sika, pag kami tumatawag sa kanya, Sika ang tawag namin, parang nanay yan sa Kapampangan. Yung tatay niya, si Jose din ang pangalan. Magpinsang buo po sila, yes. Kaya yung mga ganyan yun, kung hindi may deformity ka, ganun ka.
Oh, parang ganoon kasi may kapatid naman si ano si Kibuloy na babae na may ganoon. Mm. Kaya yung ano yung mga pamangkin niya, yung iba sa mga pamangkin niya may kulang din. May yes. Kulang. So it, yes. So it's more likely. Tsaka yung ano yung status ni Kibuloy kung titignan natin in a psychological way. Ano siya? Yeah. Oo, narcissist yung ano yung standing niya, no? He think that he is above everybody. Tsaka yung kailangan, parang yung narcissist kasi parang ano siya, parang isang bata, parang 6 years old na na-stuck sa adult body. Kaya pag nagtatantrum yan si ano si Kibuloy kahit yung audio na pinalabas niya, 'di ba? It's still on. Oo, 'di ba siya yung ano parang it's not beneficial for him kasi nagtatantrum siya, hindi na niya iniisip na it's not for his good. Hindi na normal ang pag-iisip. Hindi normal, oo. Mm-hmm. Oo. So ganun yung ano yung sitwasyon. Kaya siguro yung may effect talaga pagka magpinsan o magkapatid yung ano yung mag-aasawahan. No. Arlene, you also blogged before na yung mga babae na nire-rape niya, pinapa-abort niya kung nabubuntis, ganun. Yung mga nabubuntis po sa loob either nabuntis ni Kibuloy o kaya yung ibang mga workers na babae na may mga na-rape po kasi din sa labas, no? Kapag yung mga workers na babae nagtitinda o kaya nagsusolicit, no? Yung iba sa kanila nare-rape. At okay, nabuntis sila, oo, pinapa-abort po lahat yan. Wala pong, ano, wala pong tawag nito, yung ilalabas yung bata. May ilan yung mga Canada, yon exempted sila sa ganyan, yung mga pamilya ng mga Canada, saka yung Madana, yung kapatid ni Salinas na may pamilya doon, sila, pwede silang manganak. Pero yung ibang mga workers, mga pastoral o kaya ibang ordinary na workers na hindi hindi malapit sa kaldero, talagang hindi sila pwede na magkaanak. Yes. So, is it pinapa-anak anak si Kibuloy? Sa alam ko po, pagkakaalam ko, wala siyang anak na we recognize na anak niya. Wala. So, ano, may diferensya siya or ayaw talaga niya magkaanak? Or pinapa-abort niya? Hindi ko po masabi na may diferensya siya. Kasi hindi po ibig sabihin na wala talaga siyang anak. Wala lang at tayong personal knowledge siya. Na in-acknowledge niya na no, anak niya, no. Na may anak siya. But that doesn't mean na wala siyang anak. So presumably baka marami, hindi lang niya in-acknowledge. Baka tinalo pa niya si Senator Revilla na 80 ang anak. The late senator. Oo, pero santo pa siya compare kay Kibuloy. iba talaga. Ay, ay, ay. Okay. So, kuan na. Thank you very much, Arlene. Ah. Siguro, kuan na tayo. Okay na tayo. Yes, sir. Thank you, Dan. Thank you. Marami. Oo. Sa mga followers natin no na na late na yes, na yes. Pumunta dito, bumisita sa aming bahay. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel sa Bad Blood Bad channel. No, at saka yung New Beginning. Bloodcaster. Yes. Oo, kay Sir Arman. Please subscribe po para updated po tayo. Itong channel na to, Sir, ang plano ko talaga nito pagkatapos na
makuha na to si Kibuloy. Dito po lalabas yung mga victims ni Kibuloy, yung mga pastorals. Gusto po nila na yung stories nila sa kanila mismo maririnig ng tao. Kasi yung nangyari doon sa Senate, ano lang, glimpse lang ng kanilang mga story ang na ipalabas, no? Kaya itong channel na ito, gagamitin po ito para sa mga survivors ni Kibuloy. So, iimbitahan ko po sila dito na yung stories po nila, sila mismo ang magsishare sa public. Actually, Arlene, meron nagtanong sa comment section na kailan ba isama ni Arlene yung ibang mga KOJC members na mag-collab rin sa channel niya. So, there you have it, sinagot na ni Arlene. Yes. Antayin po natin na makuha na muna si Kibuloy at matapos yung investigation at least sa Senate. Kasi yung iba na mga survivors, hindi naman sila kasali sa kaso dito sa US. So they are free to to share their stories. Pero yung mga nandito sa US na include sila sa kaso dito, hindi muna sila pwedeng i-reveal namin kung sino man sila. At lalong-lalo na yung mga stories nila. Wala kang idea kung kailan magre-resume yung hearing sa Senado? Wala pa pong definite na date. Pero meron pa pong isa bago mag-reporting. Yun naman po ay napaghandaan na. Ready na. Siguro inaantay na lang talaga na makuha si Kibuloy para maharap talaga si Kibuloy sa hearing. Kasi yung yung susunod na mga testigo, parang yun na ang mag-conclude sa mga ginagawa ni Mang Canor. Kaya excited kami na maharap talaga si Kibuloy. Kasi resume on recess yung Senate ngayon. At in Congress, babalik sila end of the month. So siguro, well, it's safe to say, mga Mayo yan. Mga Mayo. Siguro yan. Po, oo. Start of May. Nasa custody na rin si Mang Canor sa time na yan. Kaya pag-asa natin yung bago na lang regional director dyan sa Davao. Oo. Yung hindi ka birthday ni Kibuloy. sa lahat ng regional director yung ka-birthday pa. So Arlene, 12 na dito. 12 magla-lunch na tayo and we invite other subscribers natin. And please also subscribe to the New Beginnings channel and also the Blogcaster channel. Tuloy ang laban natin at mas na-excite ako na mahuli na si Kibuloy at marinig natin yung ibang ilalabas sila dyan sa'yo, Arlene, kahit walang nakapiring o ganun, okay lang. Yes po, opo, wala pong nakapiring. Sa Amerika na, no? Sa Amerika na. O, sige. So, we'll tell you kung kailan kami ulit. Maraming masaya na tuloy-tuloy na daw collaboration natin. Kaya po, sir. Salamat po talaga ng marami. Salamat po sa mga subscriber, no, sa mga nandito, nag-aabang at talagang tinapos yung program. Maraming po salamat at hopefully po yung magkaroon po tayo ng, di ba Friday na dyan sa inyo, sir? Dito sa amin. Friday. Yeah. Yes. Happy Friday sa lahat, no? Happy weekend. Yes. And Arlene, thank you very much. Ikaw nag-invite sa akin dito eh. Pero ako taga-tanong na lang ako, syempre kuno naman natin 'yan, background natin 'yan na naging reporter tayo noon. And thank you very much for all the very relevant information you gave everyone. Guys, si Arlene, she is risking her life, she is spending her time. Alam niyo naman si Arlene, professional 'yan sa Amerika. She is spending dollar. Ha? To for this cause. Pareho kami, I would rather spend time for my business, si Arlene rin for her professional work dyan. So, wag natin put it all to waste. Please share this blog and spread her advocacy and more especially join her by subscribing to the New Beginnings Arlene Stone blog and also the Blogcaster Armandine blog. Thank you, Arlene.
Yeah, salamat po, sir. Good day po sa lahat. Good day, bye-bye. Good day, sir. Bye-bye.